Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi man sa mundo ng social media. Tila lumabas na nga ang katotohanan at talagang itong si Attorney Vic Rodriguez ay sumalib na nga ng tuluyan sa mga Duterte. Dito natin makikita mga kaibigan, nawawakasan na talaga ang mga kadiliman at malademonyong ginagawa sa loob mismo ng Malacañang at lalong-lalo na sa taong bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nakaraan nga ay talagang hindi nga matiis ni Attorney Vic Rodriguez ang mga karumal-dumal na ginagawa ni Lisa Smacks at ni Kuting at ni Romualdez na ito. Dito nga natin makikita, matapos nga nilang gamitin si Attorney Vic, nila Lisa Smacks at ni Kuting na ito ay tinapon ng parang basura. Ngayon nga ay nagbabalik na si Attorney Vic Rodriguez at may hawak pa na alas at mga ebidensya na magpapatunay sa mga kabalbalan na ginagawa ni Lisa Smacks, ni Romualdez at ni Kuting sa bansang Pilipinas. Kaya naman talagang sinusuhulan nga nila ito para hindi na ilabas at hindi na ibigay ang mga alas at mga ebidensya kay President Sara Duterte at kay Tatay Digong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang unti-unti na ngang nalilikom ang mga ebidensya. Kaya naman ang kahilingan ng maraming netizen ay isa publiko na ito at kalsuhan na sila ng mga kaso. Ngunit well mga kaibigan, dahan-dahan lang dahil kilala natin ang Lisa Smacks at Kuting at Romualdez na ito na marami silang kakampi sa loob mismo ng Malacañang at matataas na opisyales. Kaya kailangan natin i-reserve ang mga ebidensya na ito para tuluyan na silang maligwak sa kanilang mga posisyon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa napaka-importanting statement ni Attorney Vic Rodriguez in support kay former President Duterte dito sa ginagawa sa Kongreso, yung kaliwat kanang resolusyon sa Kamara na nananawagan sila na papasukin ang ICC dito sa ating bansa para imbestigahan yung drug war ng administrasyong Duterte. So, Tagalog itong post ni Attorney Rodriguez. Basahin ko lang sandali, madaling maintindihan, din dagdagan ko ng comments. ICC, huwag manghimasok. Sabi niya, walang puwang sa ating gobyerno ang pagpapahintulot sa International Criminal Court na manghimasok sa isang purely domestic affairs at hindi dapat hayaan na maapakan ang sarili nating criminal justice system. Very simple. Ang ICC ay itinuturing na court of last resort at maari lang manghimasok kapag ang ating pamahalaan ay nagsabi na hindi nila kaya o sadyang ayaw gampanan ang kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang pagpapahintulot sa taga-usig ng ICC na mag-imbestiga ay labag sa konsepto ng ating soberenya at malinaw na pakikialam sa ating purely domestic affairs. Bukas ang lahat ng antas ng ating mga korte mula municipal trial courts paakyat sa Korte Suprema. Bukas din ang lahat ng tanggapan ng Fiskalya. Kaya walang puwang ang sinumang dayuhan tulad ng ICC na makialam sa ating criminal justice system.
itaguyod natin at huwag hayaang maapakan ang ating soberenya. Wow, napaka malinaw, madaling maintindihan. I hope hindi ko na ipapaliwanag. So, salamat po Attorney Vic Rodriguez itong pahayag nyo. Pangalawa na ito na pahayag ni Attorney Rodriguez, Vic Rodriguez, in support to PRRD. Una, nung nanawagan si Tatay Digong na dapat magpa-audit todo-todo ang Kongres para malaman ng taong bayan paano nila ginagastos ang pundo, pera natin, kasi ang ginagawa nila, certification lang, wala na. So, nagbigay ng statement si Attorney Vic Rodriguez at sabi niya, sinusuportahan niya ang panawagan ni Tatay Digong na magkaroon ng masinsinan, tunay na audit ang Kongres o Kamara. So ito, pangalawa ito. Kasi yan ngayon ang mainit na political issue sa ating bansa. Itong parang pakikialam ng Kongreso. It's a separate branch of government, legislative. Dapat ang trabaho lang nitong mga kongresista is magpasa ng batas, hindi yung makialam sa foreign policy. Trabaho ng presidente ang ICC, kasi it's a foreign entity, International Criminal Court. In the same manner na trabaho ng presidente noon, panahon ni PRRD, na umalis ang bansa sa ICC. So ngayon, dahil gusto ng ICC na pumasok at imbestigahan ang drug war campaign ni Tatay Digong, decision yan ng executive, ng presidente. Eh, nagsalita ng presidente. Not unless kung binabawi niya. Kaya itong mga kongresista, pakialamero. Kaya napaka bigat yung statement ni VP Indaysara na sabi niya, let us not insult and embarrass our justice system. Gumagana po ang lahat na antas sa ating hustisya mula sa prosecution. Oh, nandiyan man ang Department of Justice. Anybody pupunta sa piskalya at mag-file ng complaint, at ang piskalya ang nagdi-determine kung may probable cause o wala. And then, kung meron, isasampa sa korte. Oh, ito nga, oh, ilang taong nakakulong si ex-senator Dilima. Halos mag-7 years. Ngayon, nakalabas na. Ibig sabihin, gumagana ang ating korte. Eh bakit itong kayong mga kongresista na dahil lang ba sa ambisyon ng isang tao na sirain ang kanyang kalaban sa politika? Eh, wala kayong prinsipyo, mga kagalang-galang na kongresista. Sa ligang batas, nagsasabi na ang mag-usig lang sa Pilipino ay kapwa rin ang Pilipino. Bakit nyo papasukin ang mga banyaga? So, I'm sorry, katangahan sa mga kongresista itong ginagawa nila. So again, salamat Attorney Vic Rodriguez. At ito, indikasyon na ito na unti-unti, on the right time, sasanib ng tuluyan si Attorney Vic sa mga Duterte, kasi hindi na maiwasan ang banggaan ng Marcos
Araneta Romualdez Clan versus Duterte, magbabangga na yan. Ang alas, hawak ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya, takot na takot ang palasyo. According to Madam Mali, yung kanyang maputing ahas, pinababantayan ng palasyo ni First Lady Lisa yung mga galaw ni Attorney Vic. Hanggat maaari, hindi sila papayag na makipag-alyansa o makipag-tulungan na ng tuluyan si Attorney Vic dito sa kampo ng mga Duterte. Takot, may plano pa nga daw sila sa Malacanang na, excuse me, offeran nila ng posisyon balik si Attorney Vic Rodriguez sa PBBM admin para lang mapigilan nila ang pakikipag alyansa sanid puwersa ang Duterte Rodriguez. Takot sila. Ano sa tingin nyo? Ano ang hawak na alas ni Attorney Vic Rodriguez na pwedeng magpataob sa administrasyong PBBM? Ako, hinala ko lang ito tungkol yan sa smart magic. So, napaka tindi yung aligasyon ni Attorney Chong na itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, attorney pa noon, tatlong beses nakipag-meeting sa mga officials ng Smart Magic. Bawal na bawal yun sa batas. Pwede silang ma-impeach itong presidente. That's, ano yun? Betrayal of public trust o violation ng election. Ano? So sa ngayon, si Attorney Chong pa lang at si General Reyo ang nag-iingay. Napakaganda yung message na ipinakita ni Maharlika sa isang vlog niya. Sabi ng staff ni Attorney Lisa, "Good afternoon, Attorney. Per instruction of Attorney Lisa, makaka-attend ba kayo sa meeting ngayong mamayang gabi with Smartmatic officials? Venue ito. Tell me in advance para masabihan ko si Attorney Vic Rodriguez." Ibig sabihin, alam ni Attorney Vic Rodriguez ang mga galaw ng kampo ni BBM, ang ginagawa ni Attorney Lisa sa pakikipag-meeting sa Smart Magic. Alam na alam ni Attorney Vic. Yun ang alam kong alas. Kaya once na sumanib na ng puwersa itong si Attorney Vic dito sa Duterte at PRRD and BP Sara, nako, manginginig na sa takot ang administrasyong ito. Kasi once na nagsalita si Attorney Vic supporting yung aligasyon ni Attorney Glenn Chong at ni General Rio, patay kang bata ka. Goodbye. PBBM First Lady Lisa, goodbye. Sinayan. Umalis na tayo, hindi na tayo member. So that was before the election. Nung nanalo na siya, ganun din. Nagsasalita. Ngayon, sa ating kongreso, dami ng resolusyon. Tatlong house resolution na ang ifinile na nananawagan sa ating gobyerno na papasukin ang ICC sa bansa. Tapos, ang Pangulo, hindi naman nagsasalita. Galit na nga si President, Vice President Sara Duterte. Sabi niya, do not, sabi niya sa mga kongresista, do not insult, do not embarrass our justice system. Please respect the decision of the President. Kasi ang policy ng Presidente is hindi papasukin. Sino pa ang mga nagsasalita?
si Attorney Vic Rodriguez, nagsalita na rin siya na sabi niya ang panghihimasok ng ICC kung papasukin ang ICC sa bansa ay nangangahulugan na inaapakan na nila ang ating soberenya o sovereignty. Dahil wala na tayong obligasyon sa ICC dahil umalis na tayo, hindi na tayo member. So, ang hinihintay natin is dapat magsalita ang Pangulo. Eh, nakakabingi yung kanyang katahimikan. Tingnan nyo, may isang issue na very divisive, yung impeachment ni VP Sara. Very divisive yan. Dahil tingin ko magkakagulo pag ituloy ng Kongreso na i-impeach si VP Sara, magkakagulo. Eh kung magkagulo tayo, sino ang kawawa? Ang bansa, ang taong bayan. Dahil magkakaroon ng civil unrest. Papayag ba naman ang 32 million Filipinos na bumoto kay VP Sara na i-impeach na lang siya basta-basta na wala namang sapat na basihan? So, pagbalik ng Pangulo galing sa Amerika, nagsalita siya. Ano sabi niya? Very clear. We do not want VP Sara to be impeached. Oh, very strong statement. VP Sara does not deserve to be impeached. Oh, ano ngayon? May ugong-ugong pa ba sa impeachment? Wala na akong nabalitaan. Dahil ang leader has spoken. At sana nga, tatahimik na lang ang Kongreso tungkol sa impeachment na yan para hindi tayo magkawata-kawata. So ngayon na medyo tumahimik na yung impeachment complaint o rumor versus kay VP Sara, ito na naman ngayon ang pumalit, ICC. Wala na ba lang katapusan itong mga drama-drama o gulo sa ating politika? Dali mag-relax muna tayo kasi kung minsan nakaka-toxic na ang ating usaping politika. So, bakit hindi pa magsalita ang Pangulo? I-comment ko no, bakit? Bakit tahimik siya? Nag-iisip pa ako eh. Mga siguro another vlog ko na lang. Anong rason? Bakit hindi siya magsalita? Importante kasi yung leader na magsalita. Example, si Tatay Digong. Noong may dalawang krisis, pinaka matinding krisis na pinagdadaanan niya. Pinagdaanan sa kanyang administrasyon. Yung Marawi Seeds, yung gustong i-control ng Mauti ISIS ang Marawi. And ultimately, buong Mindanao ang gusto nila. Oh, nagsalita kagad ah, Tatay Digong. You know what, martial law! Wow! Iyon ang leader. At alam nyo, yun lang martial law na ano. Ang daming natuwa. Kaming nandito sa Mindanao, ah, tuwan-tuwa kami sa martial law ni Tatay Digong dahil napaka-safety po ang Mindanao nung nag-martial law. Pati ang mga bishops, yung nandito sa Mindanao, nako, pinupuri ang Pangulong Duterte, yung kanyang martial law. Ang mga maiingay lang nandyan sa Metro Manila. Yeah, nagsalita ka agad. Tapos, hands-on siya sa Marawi. Nandun yung leadership niya. Kahit ayaw ng mga AFP generals na magbisita siya sa frontline, nandun siya.
kinakausap niya ang tropa, kaya inspired, motivated ang sundalo at pulis na lumalaban sa Marawi, kaya madaling natapos yung gera because of strong leadership. Yan, nagsasalita, gumagawa. Kaya maraming sundalo at pulis na mahal nila si Tatay Digong. Ulitin ko. Isa na ako niya. Sinong nakapagpadoble sa sweldo ng AFP at PNP? Si Tatay Digong. So, kasama kaming mga retired. Tatanawin namin na malaking utang na loob yung ginawa ni Tatay Digong. Kaya, malakas pa ang impluensya ni Tatay Digong sa AFP-PNP. My mind you. Malakas. Okay. Pangalawang pagsubok sa kanyang leadership. Pandemic. Anong ginawa niya? Halos every week. Okay, twice a week pa nga. Nagsasalita yan. Broadcast nationwide. Nagpapaliwanag. Cabinet meeting na napapanood natin, pinag-uusapan. Yan, nagsasalita. Nakaka-communicate siya sa kanyang mga sakop tayo. Kaya nalampasan natin ang pandemic. Because of that strong leader who can communicate. Eh, kumusta ngayon? Ano? Strong leader ba yan na tahimik siya, hindi man lang magsalita? Mahal na Pangulo, please naman. Tama na itong division sa politika. Former President Duterte did his best to protect yung interest ng nakakarami. Totoo, may mga namatay nung drug war. Kaya hindi naman nag-utos ng Pangulong Duterte na patayin lahat ang mga ano. Kung may nag-extrajudicial killing, so be it, kasuhan sa korte. May korte pa nga tayo, may mga piskalya. Bakit papasukin pa ang ICC? Kaya kalokohan yung ginagawa ng house na yan. So, magsalita na kayo, Mr. President, para once and for all, matapos na. Eh bakit hindi pa kayo magsalita? May kinakatakutan? Oh. So, it is our hope, prayers, mga kaibigan, na huwag sanang matuloy itong ICC at ang makakapigil ito is ang presidente. Sana gumalaw na siya, umaksyon na siya, kagaya ng aksyon niya sa impeachment na nagsalita. Kailan kaya siya magsasalita tungkol sa ICC? Dito nga natin makikita, mga kaibigan, ang karumal-dumal nga na ginagawa nila, at talagang marami ng dismayado kay Kuting na ito dahil sa ginagawa niya sa bansang Pilipinas na nagpapaalipin kay Lisa Smags. Well, mga kaibigan, kung tutusin, hindi naman talaga masyadong nagpapaalipin si Kuting ng Norte na ito kay Lisa Smags, dahil dalawa silang may plano talaga nito na talagang mangulimbat na lang ng kaban ng bayan ang kanilang gagawin, at talagang nasisira na at sayang ang second chance na binigay ng taong bayan sa kanilang pangalan. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.